Maligayang pagbabalik mga sir, welcome sa ating Boxing Daily News. So mga sir, aprobado na ng WBC ang request ni Devin Haney na labanan si WBC Junior Welterweight Champion Regis Prograis. At the same time maging WBC Lightweight Champion Enriquez muna. Ibig sabihin mga sir, kahit umakyat si Devin Haney ng 140 pounds upang i-challenge ang WBC Junior Welterweight Champion na si Regis Prograis, ay mananatiling champion pa rin siya sa 130 pounds lightweight division. Kung sakaling manalo si Devin Haney kay Prograis mga sir, ay mamimili siya kung anong belt ang kanyang hahawakan. Ang WBC Junior Welterweight belt ba o ang lightweight belt? Kung matalo naman si Devin Ilong Haney mga sir, ay hindi masyadong masakit para sa kanya dahil champion pa rin siya sa lightweight division. Meron pa rin siyang pagkakataon na magkaroon ng super fight kontra WBC lightweight mandatory challenger na si Shakur Stevenson. Matatandaan mga sir na nagdemand noon si Devin Haney kay Shakur Stevenson na kung gusto ni Shakur na maglaban sila ay kailangan tanggapin ni Shakur ang offer niya na 75-25 per split. Ibig sabihin mga sir, 75% na kikitain ng kanilang laban ay mapupunta kay Devin Haney, habang 25% lang ang kay Shakur Stevenson. Talagang wise itong si Ilong mga sir, parang Mayweather ang galawan. Sa kabilang banda mga sir, sa latest pound for pound ranking ng Boxrec ay pasok ang ating kababayan na si Cuadro Alas Casimero. Nasa rank number 31 si Casimero mga sir. Tinalo niya pa si Unified WBA at IBF Super Bantamweight Champion Marlon The Nightmare Tapales na number 32. Marahil may mga nagtataka mga sir kung bakit mas angat sa ranking ang angas ng Pinas kaysa kay Marlon Tapales. Gayong wala namang hawak na titulo si Cuadro Alas. Pinagbasihan din siguro ng Boxrec mga sir ang quality of opponents at dagdag na rin ang pagiging 3 Division World Champion ni Cuadro Alas Casimero. Kaya mas mataas siya ng isang rank kay Marlon The Nightmare Tapales. Pero kung swertein at ma-upset ni Marlon Tapales si number 2 pound for pound na Uya Inoue mga sir para sa kanilang undisputed super bantamweight championship, ay siguradong aarangkada si Tapales sa mga ranking ng iba't ibang boxing platforms. Ano masasabi nyo dito mga sir? Comment lang kayo sa ibaba. Maraming salamat po.